Alright, so good morning everyone. I hope you have a great morning and hopefully ma-share po natin ang ating webinar for this morning. Ayan, so ako po uli si Sir Ed Ninyo. Okay. Okay, ayan po. Together with Ma'am Michelle. Ayan, so hindi na po ganun ka-surprise yung ating resource person for this morning kasi nai-announce na natin. And allow me to present the webinar for this morning. So titled Strengthening Relationship and Guidance to Learners Amidst COVID-19. So I think this is a timely webinar, and just a few reminders before we start. Please kindly like our Facebook page, subscribe to our YouTube channel, and pakidamay nyo na rin po yung bell para po ma-notify kayo every time na may free webinar kami. Ano po? And please, sa Facebook po, please do watch party, kindly share this video sa ating mga groups para po marami tayong ma-reach. And by the way, this webinar is for free and no credit card required. And of course, after this webinar, you need to take the exit form para po magkaroon kayo ng e-certificate. Yan po. So please, paki-share na po yung ating live ngayon para po magkaroon kayo ng mga share badge. Ano po? And if you have some thoughts, reactions, and comment, kindly comment down below. Ano po? For those na using yung mga kanilang mobile devices. Po? And use the official hashtag Team Aerotech. Ayan po. Please, paki-share na po. Ayan po. Thank you for that. Alright? Ayan. So, allow me to introduce our resource speaker, subject matter expert, speaker, resource person. Ayan. Yan yung mga tawag, no, sa mga magtotalk. Alright? So, allow me to introduce this, I think, bright and wonderful people na mag-share ng kanyang insights and expertise sa atin. Ano po? Ayan. So, walang iba po, kundi si Dr. Michelle Magnaye Ramos. Okay? She's a Doctor of Philosophy, major in Educational Management. Ayan. And a Master's of Arts in Education, major in Technology, Home Management. And currently, she is a Teacher 3 at Tanauan School of Fisheries. She is also a Child Protection Policy Coordinator, a Career Guidance Coordinator. So, no other than Ms. Michelle Ramos, right? So, hindi na tayo magpapa-tumpik-tumpik pa, ika nga. Ma'am Michelle, kamusta po? Yes, sir. Yeah. Hi, Sir Edward. Thank you so much for introducing me. I am very much overwhelmed because naging bahagi ako ng inyong Aerotech para maging resource speaker. So this is my first time. Yan dati face-to-face dati, ngayon online. Yes, ma'am. Thank you po. You may take it away na po, ma'am. Iwan ko na po kayo. Kayo na po ang bahala sa ating mga viewers. Okay, po, sir. Opo. Okay, sir. Thank you so much. Good morning to all the viewers out there, sa ating mga participants. Magandang umaga. So, I know that you attended a lot of webinars and I am pretty sure na kayo po ay ready na para sa new normal. You are very excited but a little bit nervous. Okay lang po na maging makaramdam tayo ng nervyos, pero dapat i-overcome po natin yan. So bago ko simulan ng ating session na to ngayong umaga, gusto ko munang malaman, what's your story? Ano ba yung naging istorya ng buhay nyo nung ang ating Pangulong Duterte ay nag-announce ng lockdown, ng enhanced community quarantine? Ano ba yung naramdaman ninyo? Kasi ako bilang isang tao, nakaramdam din ako ng kakaiba. So gusto kong malaman kung ano yung sa inyo.
pwede nyo pong i-type dyan sa chat box yung inyong mga insights, yung inyong naramdaman, feelings and emotion. Sir Edward, pwede ko bang malaman yung kanilang naramdaman? Ano ba yung story nila nung narinig? Yes, sir. Apo. For greetings, so wait po tayo. Okay. Hintay tayo ng ilang minuto or segundo siguro para malaman natin kung ano yung story ba ng kanilang naramdaman nung marinig nila yung word na lockdown, enhanced community quarantine. Yes, sir. Bahagi ka. Tao. Yes. Tao. Pero hindi tayo, you know, hindi tayo makapunta. So una, ma'am, natuwa. Yun yung honest, ano ko dyan, comment ko. Nung una, natuwa po ako, pero later on, medyo nararamdaman ko na yung hirap. Kasi may gusto kong puntahan, like parang mag, ano, parang mag-relax. Pero hindi mo magawa kasi nga may mga restriction, lalo na sa mga entry point ng mga iba't ibang lugar. So let me read, ma'am, kung ano yung mga comments naman nila. Ayan. Ayan po. Nung una, sabi ni Sir, Unato, challenging daw po. Ayan po. Yes. At madami daw silang natutunan. Ayan. Siguro ito yung journey. Yung una, siguro nung una niya naramdaman, ma'am, challenging daw. Ayan. Mm-hmm. Uh-huh. From ma'am Jean Peralta, ang sabi niya naman, ma'am, is fear because of the virus. At the same time, safe kasi nasa bahay lang. Ayan. So, okay. Parang merong positive tsaka may negative effect talaga, no, ma'am, no? So, thank you so much doon sa mga nagbahagi ng kanilang story nung marinig nila yung word na lockdown, enhanced community quarantine. Kasi I myself, ganun din po, nakaramdam din po ako ng medyo takot kasi hindi ko alam kung ano yung susunod na mangyayari. Kasi ilang buwan na tayong ganito. So, nakakapag-alala din. So, maraming salamat po para sa nagbahagi ng kanilang emotions. Kasi iyan po ay ating i-discuss mamaya. Tama yung sinabi ni Sir Ed, may negative at may positive. So, this moment, kailangan alam ko na mga stress out ng mga buhay kasi napupuno na tayo ng problema. Gusto ko naman itong ating webinar ay maging light and smooth lang. So, para lang tayo magpapagpuhan. Para tayo tayo sa ating pinaka-session. Pwede ka rin na dito mga jumbo letters and mag-send tayo in the chat box kung ano po ba itong ating ipapakita ng word na to na may kilalaman sa ating session. So una, ano po kaya ito? Pwede niyo pong i-type yan sa inyong mga chat box para lang tayo mga bata no, nag-una-unahang mag-type. So sana mabigyan ko ng justice itong title na ito, itong webinar na ito. Sir Ed, meron po ba mga sumagot na? Ano po ba kanilang nakita dyan? Anong word kaya nila? Ayan, ma'am. Siguro parang ako, meron na akong tanong, ma'am. Ay, may sagot na po ako.
May sapat na kaya ang ating mga viewers? Siguro hintayin lang natin tayo sila, ma'am. Yan. Opo. Oo. Hintayin natin sila. Ayan. So, I think dito sa YouTube, ang nauna po si Ma'am Jean Peralta. Ayan. Ano kaya ang sagot ang ni Ma'am Peralta? Ang sagot niya, ma'am, is attitude. Ayan. Very good, Ma'am Peralta. Attitude nga po. Ayan okay. Po. Sunod po kaya. Ano po kaya ito? Para lang tayo nagpo-quiz. Yan, parang medyo nahirapan ako dyan, ma'am. Opo. Medyo madali lang to. Sige, hintayin natin okay. Yung kanilang sagot. Ayan po. Oo. So, kasi sa iba kasing mga viewers, ma'am, medyo may delay yung connections nila. Oo. So, kaya delay din yung sagot nila. Ayan po. Okay ayan. Lang po, sir. Ayan, ma'am, nakita na ako from YouTube again. Ayan. Yes. Ano kaya ang to? Nauna naman dito is si ma'am Annabelle Garcia, live. Yan. Live. Very good. Thank you po, ma'am. At ito kayang sunod na ito. Ano kaya ito? Ayan, habang nag-iintay tayo ng kasagutan, ito pong mga words na ito ay may kinalaman sa ating webinar ngayong umaga. Okay, meron na po ba tayong nakitang sagot dyan? Sa YouTube, ma'am, mabilis, no? Actually, ma'am, opo, kasi nasa harapan ko yung YouTube screen. Sa likod ko yung Facebook stream. Pero okay. Yung mga nagko-comment din po doon. Yes. Po. Ayan. So, ayan, ma'am, tingnan natin. Ayan, meron na uli yung nauna, ma'am. Ayan. Ang nauna naman po for this time sa YouTube again, si YouTube Allen again. Sendong Guidance. Ayan, thank you so much. Tama po. Meron po kayong 100% na score. Guidance. Ito naman po kayang sunod. Mm-hmm. Ayan. Medyo mahirap yan ah. Ito ako po yung may napapaisip talaga. Apo, napapaisip po talaga kayo kasi may kinalaman to sa ating mga pang-araw-araw na pamumuhay. Mm-hmm. Ayan, kung paano sige, ba natin tatanggapin ang katotohanan. Hintayin po natin sila, ma'am. Ako personally, okay, wala pa akong answer. Medyo naguluhan ako. Opo. Padali lang po ito. Ah, ayun. So, may nauna uli, ma'am. Ayan, okay si po. Sir Wanderer, ayan, ang sagot niya po is behavior. Yes, thank you, Sir Juan. Tama po, behavior. So, mamaya, i-relate natin to sa ating webinar, sa ating session. Ito po kayang sunod. Ayan, napakadali lang po niyan. Ayan, so parang may idea ako dyan, ma'am. Pero ano ko nga sabihin, allow the audience to answer. Ayan, magpaunahan yes. Sila sa ating comment na po. Okay. May interaction tayo sa kanila. Oo. Okay. Para mas polite, mas active yung ating mga viewers. Ayan. So I think, ma'am, yung mga sumasagot dito, mga naglalaro ng mga crossword. Crossword and mga puzzle games, mga letter games. Perfect and one para mga perfect and one word. Opo. Ayan. Yeah. So may nauna uli, ma'am, from YouTube here again. So another one from Sir Allen Sendong, experience. Yes, Sir Allen uli. Thank you so much. Correct. Experience po. And then we have... So I have the idea again. Oh, we cannot predict eh. Mm-hmm. Yes. Yan. So let me relay again, ma'am, yung mga question, mga answer nila. Ngayon so far yung iba na huhuli. Experience pa rin yung sagot pero siguro later on lalabas na yung sagot nila for the new slide. Ayan. Ayan, ang galing naman ni Sir Allen sa uli yung nauna. Opo, Sir Allen. Sir Allen from YouTube, no? Pero hindi ko lang nakikita sa Facebook, ma'am. Pero for sure, wag magtampo later sa Facebook naman tayo. Tumingin ng mga pagsagot nila. So, ang sagot ni Sir is future. Ayan, future po talaga. Ito, hindi natin ito pwedeng i-predict. And then, we have... The next word. Facebook. Sa Facebook naman tayo tumingin. Yes, sa Facebook naman. Tingnan natin sila. Opo. Kung nakakahabol ba yung ating mga viewers, participants. Opo. Ayan. Tingnan lang natin, mama. Hintayin lang natin sila. A little delay lang kasi kapag live, ma'am, ganun talaga eh. May mga, bigyan ko lang kayo ng idea for those na nanonood. May mga
seconds na delay talaga. A half, yes, yes. A half minute siguro. Ganun. And ayan, yun naman po ay understandable. Yes, ayan. Ano po yun? Ano kaya sagot? Ayan ma'am, ang dami na mga nag-uunahan po. So, ang pinaka-nauna, ayan, from YouTube again to, no? Medyo nagka-problem lang ako to check the Facebook, pero wag magtampo yung mga viewers natin. Yes. Later, i-mention natin yan. Ang nauna sa Facebook po is, let me back read. Ayan, another participants to. Mm-hmm. I don't know kung sir or ma'am to. Edesa, I think ma'am, Edesa Sunga. Ang sagot niya dito ma'am is education. Yes, education. Ayan. At ito ang kailangan-kailangan talaga sa panahon ngayon. Marami pong salamat, Sir Odessa or Edesa? Edesa po. Edesa. Marami pong salamat, ma'am. Ito po kayang sunod. Ano po kaya ito? Ayan. Mm-hmm. Medyo parang mahirap pa. medyo sabray ako dito ng kaunti eh. I have to consult first the expert. Mm-hmm. Yan, pagdating dito. Sila kaya, aalamin natin. Sige, ma'am. Sa ating webinar, kung sila ba ay magaling dito. Ano kaya ang kanilang mga kasagutan habang nag-iintay tayo ng kasagutan? Meron ka na bang naisip, Sir Ed, kung ano ito? May nabuo ka na bang word? Okay, Sir Ed, meron na ba tayong kasagutan? Ah, yes, ma'am. Tingnan ko uli, no? Yep. May problem lang konti sa Facebook natin. So, check lang natin to later. Pero ngayon, ma'am, ang nakalagay po is, may nauna na po from YouTube. Si Sir Wonder again. Decision. Yes, decision. Ayan, thank you so much. Decision. Dito maraming medyo sumasablay when it comes to decision. Okay, next. Ito na po ang last. Ano po kaya ito? Sige po, type po natin sa chat box. Habang tayo nag-iintay ng kasagutan, alamin natin kung ano yung kanilang sagot. Ikaw po, Sir Ed, may nabuo ka na po bang word dito? Okay, habang nag-iintay tayo. Sa lahat po ng pinakita kong mga words, ay may kinalaman po ito sa ating topic. Meron na po ba, Sir Ed? YouTube again? Okay, habang iniintay natin si Sir Ed, intayin natin yung sagot ng ating mga participants, viewers, para malaman kung ano ba itong jumbled word na ito, jumbled letters. Hello, Sir Ed? Meron na po ba? Okay, stop muna po ako. Okay. Okay, habang iniintay natin yung bato ng ating mga participants, ng mga viewers, so alam kayo ay very excited na dito sa ating webinar na ito. And I hope that mabigyan ko to ng justice, itong title na ito. Kasi talagang napapanahon, tayong mga guro, tayong mga magulang, talagang kailangan magkameron tayo ng sapat na kaalaman at connection pagdating dito sa mga bagay-bagay na nararamdaman natin o nakikita natin sa kapaligiran. Kasi hindi po ito biro. Ano po? Okay, balik tayo dun sa word na ito. Sir Ed, meron na po ba? Meron na po bang nagbahagi ng kanilang kasagutan? Hintayin lang po natin yung sagot ng ating viewers ninyo para malaman natin kung ano ba ito. Sir Ed, okay na po? Okay, habang iniintay natin si Sir Ed, siguro ang iba sa inyo ay nag-aalmusal habang nakikinig or nanonood nitong session na ito, itong webinar na ito. Sige po, maligayang pagkain po. Alam kong kayo ay mabubusog at mabubusog din po kayo sa ating usapan ngayong umaga. Sir Ed, meron na po ba? Ayan, ma'am. Opo. Yes, yan. Ayan, ma'am. Sige. Tingnan lang natin, ma'am. Sorry kasi magkaroon lang tayo ng konting technical problem.
sa live natin sa Facebook. Ano po? Ayan. Okay. Ayan. So, may mga nagsagot na po. Ayan. Let me back read po kung sino yung mga nauna. Sa YouTube po, ang nauna po is si... ang dami na sumagot, ma'am. Ayan po. Let me backtrack. Ang nauna po dito ngayon is si Ma'am Charms Prago. Ayan po, relation, ang sagot niya po. Yes, relation. Maraming salamat. So, okay na po ba, Sir Ed, sa ating FB Live? Yes, yes okay. Po, ma'am. Actually, kaka-reset, kaka-live lang po ulit. Ano po, sorry sa mga Facebook natin. Okay na, gano'n ano naman po talaga pagka-live, hindi maiiwasan. Yun naman po ay nauunawaan ng bawat isa. At sana'y magkameron kayo ng pasensya habang kayo po ay nakikinig nitong ating webinar na ito ngayong umaga. Ayan, okay. So, let us proceed. So, bago natin puntahan yung mga tips on strengthening relationship and guidance to our learners, isa-isahin po muna natin yung mga words na nabanggit kanina. So, sabi dito, guidance is a process through which an individual is able to solve his problems and pursue a path suited to his abilities and aspirations, by John Brewer. Of course, from the word itself, guide. So, kailangan i-guide po natin yung ating mga estudyante, i-direct natin sila, i-assist para po ma-achieve nila yung kanilang target goal, yung kanilang ambitions. Ano ba yung desire nila pagdating na, halimbawa, nakagraduate sila, ano ba yung kanilang patutunguhan? So, sabi dito, ang guidance ay... Meron din siyang sinasabing counseling. So, magkaiba po yun. Ito'y pagdating natin dito sa counseling, it is a process that involves a trained counselor helping an individual basis to resolve especially personal, social, or psychosocial problems and difficulties. Yung pagka-counsel po, ito po ay ginagawa ng mga highly trained counselor, yung mga registered guidance counselor. So, ako po bilang isang career guidance coordinator, meron din po akong mga limitasyon. Hindi ko po pwedeng, hindi ko sila, kasi sa paggagawa ko ng dissertation, meron ako doong word na ginamit yung advice. So, sabi noong aking pinagpavalidata ng questionnaire, sabi niya, huwag ko daw gamitin yung advice. Instead, I use the word coach kasi may mga pagkakaiba pa pala talaga yun. Kasi dito sa counseling na ito, meron kasi silang mga ginagamit na mga test. Meron silang personality test wherein meron silang attitude, aptitude, at saka yung achievement test. Meron ding intelligence test at saka merong neuropsychological test kung saan yung neuropsychological test, meron pa rin po yung napapaloob. Ito yung direct observation and vocational test. So, medyo malawak pero hindi tayo doon magpo-focus kasi nga sabi ko sa inyo, highly trained yung mga registered guidance counselor. Ang akin po ngayon ay para lamang magbigay sa inyo ng tips on how to strengthen the relationship and guidance to our learners. Okay. So, next, attitude. So, yung kanina, doon sa mga pinakita ko pong mga jumbled letters, meron po mga definition ang bawat word. So, sabi dito, attitude pertains to the education of ideas, events, or objects, or people. So, attitude, yung mga ating mga saloobin. Ano ba yung saloobin natin? Noong narinig natin nga yung word na lockdown, itong pandemya na ito, ano yung naging saloobin natin sa trabaho natin, sa estudyante? So, marami tayong mga nagiging saloobin pagdating dito sa mga nangyayari sa mundo. Lalo na hindi na natin magawa yung nagagawa natin before. Kasi nga, nandito tayo sa kinakaharap nating pandemya. Sa kabuuan, buong mundo kasi ito eh, napakahirap eh. So, kinakailangan natin gawin is mag-ingat tayong lahat. At saka yung attitude natin, sabi nga kanina, meron niyang negative at positive. Meron po ba tayo mga ano dyan, Sir Ed? Meron po ba tayo mga insights? Baka meron silang gustong ibahagi sa chat box? Hintayin po natin yung kanilang mga insights. So please comment down yung mga insight ninyo, you know, para naging attitude ninyo during the lockdown. Oo. Kasi syempre, yung mga nakatira sa mga
mga liblib na lugar o kaya yung sa mga remote areas, sa mga squatters areas, syempre ang liliit lang ng bahay nila dyan. Ano ba yung mga naging saloobin nila? Kasi para sa akin talagang mahirap para sa akin. You are very lucky kung ikaw po ay medyo nakakaangat sa buhay. Yung magiging attitude mo, magiging positive mo ito, yes. Pero kung ikaw ay naandoon sa napakahirap na lugar, siguro it depends upon to you on how you cope up with the environment. Okay. So habang nag-iintay tayo ng ating insight, so let me proceed. Kung sa ating mga guro, yes, sa ating mga guro, meron tayong tinatawag yung, di ba, meron tayong mga cognitive, psychomotor, and affective. So dito sa attitude, meron din, at model of attitudes. Ito yung tinatawag nating ABC model of attitudes. So ano-ano ba ito? Sabi dito, affective component refers to the emotional reaction one has toward an attitude object. So, in other words, affective, yung ating nararamdaman, emotion, yung emotion natin. Halimbawa, meron kang isang estudyante, nalaman mo na hindi siya kumakain. Ano ba yung magiging emotion noon? Kasi ako, isa po akong public teacher, so talagang masasabi ko po, doon ko po nakita yung totoong senaryo ng buhay. Kasi matagal po akong nagturo sa private school at nakita ko po talaga yung differences ng pamumuhay ng mga estudyante na nasa private school and public school. Pero hindi ko rin naman po sinasabi na lahat ng mga batang pumapasok sa private school ay talagang mayayaman. Kasi ako po ay iniagtong din po ng aking mga magulang, ng aking asawa sa pagpasok. Mapapasok lamang po ako sa private school. So, hindi po kami ganun kayaman. So, nakita ko po yung difference. So, meron tayong mga estudyante na talagang hindi kumakain sa umaga para lamang pumasok. So, ikaw bilang guro, alam mo, bilang ina din, mararamdaman mo sa estudyante mo kung meron ba siyang dinaramdam o wala. So, ganun din tayo. So, ngayon sa panahong ito, sa ating reaction, sa ating emotional reaction, ano ba yung ating emotional reactions na nangyayari ngayon? Di ba? Medyo weird, medyo kinakabahan. Sir Ed, meron na ba tayong mga reaction dyan, mga insights nila when it comes to the affective? Meron po ba silang ina-type dyan? Yes. Yes. Oo. Yes, nakaka-inspire. Thank you so much. Ganun naman talaga. Yes. Okay, tingnan natin. Okay. Yes. Okay. Okay. Maraming salamat po. Maraming salamat, Sir Ed. Maraming salamat po sa mga viewers na participants na nagbabahagi po ng kanilang insights. Talaga naman po, tunay po yun na palagi tayong maging optimistic, palagi tayong maging positibo sa buhay kahit ano yung nangyayari sa paligid-ligid. Okay. So, meron na tayong letter A, affective component. So, ano ba yung letter B? Behavioral components. So, it reflects how attitude affects the way we act or behave. So, sa nararanasan natin ngayon, ano ba magiging epekto nito sa iyo? Ito ba ay short-term lamang o long-term lamang? Kasi iba-iba ang behavior ng tao. Merong mga tao na kapag halimbawa ay na-upset, siguro mga isang oras lang or 2 days, 1 week, tapos na, wala na. Pero yung ibang tao,
dinadala nila yan hanggang sa kanilang pagtanda. So ngayon sa nararanasan natin, ano kaya yung inyong magiging behavior? Lalong-lalo na pagdating sa ating mga estudyante, tayong mga guro, tayong magulang, paano ba natin i-guide? Paano natin tuturuan? Paano natin ipapaunawa sa ating mga estudyante yung magiging behavior? Kasi nga tayo ay nasa new normal. Sir Ed, meron na po ba uli? Gusto ko kasi maging lively yung ating conversation, yung ating webinar, upang sa ganun, nalalaman ko rin kung ang ating mga viewers, participants ay talagang active na active at talagang nakikinig sa session na ito. Ayan. So sa Facebook, ma'am, narinig tayo na inan natin sila na comment yung kanilang experience during the lockdown, nung narinig yung term na lockdown. And then meron dito naman, ma'am, sa YouTube, this is from Ma'am Rhea Castro. So ang sabi niya po is, madaming ganyang estudyante na pumapasok kahit walang laman ng tiyan or walang baon. Share namin ng food sa kanila or para di mahiya yung bata, bigay food as reward sa positive behavior po niya. Ayan. So, yun yung reaction nun ni Ma'am Rhea. Opo. Yes. Tunay po yan. Maraming salamat po kasi at least hindi po mapapahiya yung bata. Talaga nang dapat ganun. Kailangan nating umisip ng strategy para ang bata ay hindi mapahiya kung walang baon. Tama po yun. Kailangan natin bigyan. At matuto po tayong maging considerate. Matuto po tayong makiramdam sa ating mga estudyante. Hindi lang sa estudyante, kahit sa ating mga anak. Kahit hindi sila magsalita at dahil na galing sila sa atin, nararamdaman natin na mayroong something, mayroong problema na nangyayari sa kanila kahit hindi sila umimik. Kasi meron tayong instinct. Ano po? Okay. So meron na tayong letter A, affective. Meron na tayong letter B. And then ngayon naman is letter C. So cognitive components refers to the thoughts and beliefs. So in other words, ito yung tinatawag nating come from your own knowledge cognitive. Kasi sa ating lesson plan, di ba po, kapag tayo ay nagagawa, sabi nga natatandaan ko nung ako ay kolehiyo pa lamang, sabi ay huwag na huwag daw papasok ng walang lesson plan. Kasi nga, dapat yun ang una nating binubuo yung plano. So ito, cognitive. Sa ating mga sariling kaalaman. Pero actually, yung knowledge naman talaga natin, hindi naman yan comes from our within. Ito po ay galing talaga sa Diyos. Kasi siya po yung nagbibigay ng lahat sa atin. Knowledge, wisdom, wealth, health. Kasi kung hindi naman tayo bibigyan ng Panginoon, we are nothing. Lahat sa atin ay imposible, pero pagdating sa Diyos po, ito ay nagiging posible ang lahat. Sabi ko nga po, prayer lamang po ito. So paano natin ipapaunawa sa ating mga estudyante, sa ating mga anak, yung mga bagay-bagay na nangyayari ngayon sa ating paligid, lalo na sa kanilang mga tahanan. Kasi hindi po lahat ng ating mga estudyante ay ang mga magulang ay kasama nila. Kasi syempre po, working din po ang mga yan. Pero sa kasamaang palad nga, dahil nagkameron tayo ng pandemic na situation, yung iba siguro, ibang magulang, nawalan ng trabaho. So, iyan yung pinakamalaking challenge sa ating mga guro. Paano ba natin sila matutulungan para yung relasyon din natin bilang isang guro sa kanila ay mapagtibay po natin. Okay po. Ayan. So, balik tayo dun sa attitude. So, sabi ni Sir Ed kanina, ang galing ni Sir Ed, hindi pa niya nakikita yung aking PowerPoint, pero alam na niya. Attitude can be negative and positive. So, it depends upon to you, ano ba yung iyong pipiliin. Kailangan mo bang maging negative dahil sa nangyayaring sitwasyon? O kailangan mong maging positibong tao? So, dito natin masusubok yung ating behavior. Kung ano yung pipiliin mo. Sa ating mga viewers kaya, Sir Ed, ano kaya ang kanilang pinili? Pero siguro walang magsasagot dyan ng negative. Ayan. Puro positive. Ayan, ma'am. So, allow me to read yung kay Ma'am Eunice from Facebook ito. Okay. Ayan po. Eunice de Ocampo. Meron siyang thoughts about dun sa kanilang interaction natin, ma'am, about dun sa word na lockdown nung narinig nila. Uh-huh. Ano yung insight nila ron or parang ano yung naging response nila nung narinig yung term na yon. So, ang sabi dito ni ma'am is, nung unang beses ko pong narinig yung lockdown sa Philippines, di po ako makapaniwala kasi hindi pa po
natin nararanasan yon. Pero still, God is in control until now. I still believe in Him. He has a plan for everything. Marami tayong na-realize and natutunan because of COVID. Adjustment and resilience were the keys. Mga Pinoy, paparaan lalo na sa part natin as teachers, gagawa ng paraan para sa mga estudyante natin. Ayan. So, napagandang thoughts yung from Ma'am Eunice De Ocampo. Apo. Ayan. Okay. Maraming salamat, Ma'am Eunice. Meron pa po ba, Sir Ed? Yes po. Another one from Sir JC Corpus. Good day po. As a teacher in a very remote areas, isolated in a mountainous part of Pebaisia, our Dumagat tribe mostly or all of them usually go to school, wala po talagang makain dahil wala po sila permanenteng work at malaki po talaga ang epekto sa kanila learning process and behavior in class. So, yeah. I think ito yung comment, ma'am, nung nakaraang slide. Ayan po. Okay. Ayan. So, ma'am, hingi rin siguro tayo ng kanilang comment. So, ano ba daw yung, according to Dr. Ramos, ang sabi is, comment nyo po kung ano yung attitude ninyo na pipiliin. Yes. It's negative or positive. Yeah. O ba, negative or positive? Maraming salamat po sa nagbigay ng insight. Tunay naman po talaga yon. Nakakalungkot man, pero yun po kasi talaga yung totoong nangyayari dito sa atin. May mga estudyante po talaga pumapasok ng walang baon. Alam nyo, naka-experience ako. Meron akong estudyante, nakita ko yapak. Sabi ko, bakit ka yapak? Sabi niya kasi nasira yung sapatos niya. So sa awa ko, binigyan ko siya ng sapatos. Bilang isang ina, pangalawang magulang nila, nakakaawa talaga ang mga estudyanteng ganun. Kasi biruin niyo, papasok sila. Pero doon na naman sa school talaga nasira yung sapatos niya. Kaya lang kasi magla-lunch noon eh. Alam nga naman umuwi siya ng yapak. So, nung araw na yun, sinuot niya muna yung sapatos niyang sira. Tapos kinabukasan, so binigyan ko siya ng sapatos. Kasi ganun naman talaga dapat. Kailangan nating magsuportahan sa isa't isa. Meron na, Sir Ed, attitude? Negative or positive? Siguro, ma'am, yung iba humahabol pa. So, siguro naman, mostly ang sasagot nila dyan is positive. Positive, of course. Kailangan lagi tayong positive. Mm-hmm. Yes. Option mo na kung magiging negative ka. Mahirap kasama po ang mga taong negatibo ang pananaw sa buhay. Ako, ayokong i-entertain yung mga negative situations, yung mga negative na tao. Kasi sa totoo lang, nakakapanghina. Nakakawala ng focus kapag ang kausap mo ay isang negatibong tao. Kaya kailangan palagi lang tayong maging positibo sa buhay para laging masaya ang buhay. Yes, ma'am. Okay po? Ako, ma'am, yes. Ang reaction ko naman dyan. If ever siguro na we encounter some negative situation, siguro as a teacher, we need to convert that situation into a positive one. Yes. Yeah. Kasi ganun talaga na. Tayo mga Pilipino, mapamaraan tayo eh. Madiskarte. Kahit anong hirap ng buhay, sige lang, tawa lang. Yeah. Ganyan tayo mga Pilipino. According to Ma'am Estrella Agopo Kalo, always positive with God's enlightenment. Yes, of course. Tama po yan. Okay, so next slide. Yan. Kailangan nating makameron ng purpose of life. Kasi nga, serving of others is serving of God. So sabi dito, yung relationship natin to others, relationship natin sa Diyos, kailangan intakyat. Kaya nga sinabi nating relationship, it is the involvement and connection. Connection natin sa ating mga estudyante. Papaano nyo ba na ipaparating sa ating mga estudyante yung mga positibong nangyayari sa mga kapaligiran? Kasi sigurado ang ating mga estudyante nai-stress din yan. Katulad nating mga guro, of course tao lamang po tayo, nakakaramdam din
nakakaramdam din po tayo ng pagod. So, kailangan lamang stress out natin yan. Kailangan i-relieve natin yung stress. Kailangan kapag meron kang problema, hinga ka lang ng malalim. Tomorrow is another day. Hindi pa katapusan ng mundo. Kailangan magkameron tayo ng pag-asa sa buhay. Kaya nga sabi, kailangan nating alamin kung ano ba yung purpose natin sa mundo. Ano yung purpose ng buhay natin. Kung bakit nag-i-exist pa tayo. Kasi hindi pa tapos yung iyong purpose. Kasi lahat tayo ay binigyan ng pagkakataon ng Panginoong Diyos para mabuhay. It's because kailangan nating hanapin kung ano ba yung purpose natin. Kaya naandito pa tayo. Kaya nga sabi, serving others is serving with God. So yung kindness natin, kailangan yung generosity palaging naando doon. We don't have to wait in return. Kasi kung alam mo naman ang tao ay walang ibabalik sa iyo, so kailangan hindi tayo mag-expect ng kahit na ano. Kasi meron naman talagang Diyos na magbibigay ng reward sa atin. So yung ating mga hinihiling sa buhay, yung purpose natin sa buhay, ipag-pray pa lang po natin yan at alam ko na ito po ay ibibigay ng ating Panginoong Diyos. Okay po? Okay, doon sa purpose of life natin, of course, ito po ay nakaka-apekto din dito sa ating human behavior. So sabi nga dito, the potential and expressed capacity for physical, mental, and social activity during the phases of human life. Kasi nga, di ba, yung kahit yung infant pa lang, meron na yung mga behavior. So nakikita natin kapag ang sanggol ay umiyak, syempre alam natin na siya ay nagugutom. So sa ating mga estudyante, alam mo yung mga kulbitan, alam mo yung mga tantalizing eyes, yung human behavior ng bawat isa. Halimbawa, sa loob ng classroom mo, nakita mo, nagbigay ka ng exam. So, yung iba dyan may mga technique para makapagtularan. So, kung ikaw malakas ang iyong pakiramdam, yung iyong instinct, alam mo na meron silang ginagawang kakaiba. So, ngayon sa ating sitwasyon ngayon, yung human behavior ng ating mga estudyante talaga ang dapat nating bantayan. Bakit? Kasi hindi naman po lingid sa kaalaman ng lahat na ang ating mga estudyante ay nagtetempt, mag-suicide, kasi alam mo pong narinig niyo po iyan. So, dapat maging aware po tayo doon. Kailangan alamin natin kung ano ba yung nagiging problema nila. Kung bakit sila minsan talagang nalulugmok na sa kalungkutan. Kasi napakahirap eh kapag naandyan na yung magtetempt na sila. So, nakakalungkot. Kaya nga, isinusulong po ngayon talaga yung mental health awareness. So, sa aming school, nagawa na po namin yan. Yung PFA webinar sa aming mga estudyante. At alam ko naman po na sila po ay na-enlightened sa kanilang diniscuss ng ating mga resource speaker nung kami po ay nagdaos ng PFA webinar. Alam ko doon sa ibang mga public school, private school, for sure magbibigay din po ng mga ganyang mental health awareness para malalaman natin kung ano ba yung magiging human behavior ng mga estudyante. So tulad ngayon, may online class na. Yung ibang mga private school, nag-uumpisa na ang kanilang online class. Doon sa pinapasukan ng anak ko, sabi niya sa akin, Mama, papatayin ko yung aking webcam. Sabi ko, bakit? Kasi iinom daw siya ng tubig. Eh, doon naman sa orientation, sinabi naman doon na po pwede kang uminom ng tubig, huwag lamang kakain. Sabi niya sa akin, kasi minomonitor po kami ng may-ari ng school. So, mas maganda yun kasi may iwasan natin yung cyberbullying. At saka para nakikita din kung ano yung human behavior ng bata habang nagkaklase si teacher. Yan po ay sa private school. Siyempre, iba po sa public school. Alam niyo po ba na ako po ay nag-survey sa public at saka private school? Ang tanong ko sa kanila, ano-ano ba yung mga bagay na nakaka-apekto sa inyo sa pag-aaral ngayong pandemya? So, napakalaki po ng pagkakaiba ng kanilang mga sagot. Sa private school, hindi po nila kalimitan po ang naging sagot po nila, hindi nila problema ang pera kasi meron silang pampakabit ng internet connection. Ang nagiging problema nila dahil nga ang internet connection sa kanilang lugar ay pawala-wala. Sa public school naman po, ang kanila po talagang daing doon, alam ko po na ang iba sa ating mga guro ay nasa public school din, ang kanila pong sagot ay kahirapan, environment, yung noise, ayan po. So tunay na nakakalungkot. Pero marami tayong paraan
para po iyon ay kanilang mapaglabanan. Marami tayong mga paraan, kaya nga ang Department of Education ay nagsusulong ng iba't ibang learning modalities para ang ating mga estudyante ay hindi mapatigil sa kanilang pag-aaral. At saka para hindi sila magmukhang mag-self-pity, kumbaga. Kasi yun talaga ang ano ngayon ang trend. New normal tayo. Marami tayong iba't ibang learning modalities na kailangan gawin. Para na lamang sa ganun, ay may pagpatuloy ng mga estudyante, tayo ding maging guro, makapagbigay din tayo ng serbisyo sa ating mga estudyante. So yung kanilang human behavior, yung ating human behavior din as well, mga teacher, kailangan din po natin itong bantayan. Baka kasi mamaya, masyado tayong overwhelmed, hindi natin alam ay baka mamaya meron tayong napapabaya ang estudyante. Or minsan naman, halimbawa, meron kang hindi pagkakaunawaan sa iyong mga kasamahan, so i-observe din po natin yung ating human behavior. It is better to be quiet, kumbaga, kaysa magsalita ka na magsalita, baka mamaya makalampas ka. So it is better to be silent sometimes. Kasi dyan masusubok yung iyong paggalang, yung iyong faith sa God. Kasi wala naman pong mangyayari kung halimbawang makikipagtalo ka, makikipagsabayan ka. Sige lang, palampasin lang natin, palamigin. Ayan, so ganoon naman talaga tayo kasi tao lang tayo, marunong tayong masaktan, marunong tayong magalit, kasi nga tao lang tayo. Pero yung ating human behavior, kapag halimbawa isang tao ay nakasakit sa iyo, huwag mo naman po itong dadalhin hanggang sa iyong, kasi yung ibang tao, minsan kapag nagagalit, sabi, hindi kita mapapatawad, hanggang kamatayan. So napakahirap naman po yata ng ganun. Parang ang lungkot-lungkot po ng buhay kapag merong kang pain na dinadala sa iyong heart. Kumbaga, ipagpasa Diyos na lamang po natin kung ano yung mga nakasakit sa ating kalooban. At yun naman po ay pagdating ng araw ay maghihilom. Alam ko naman po yun. Sir Ed, meron po ba tayong mga magagandang insights dyan? Para tingnan natin, baka nagsishare sila ng magaganda nilang ideas when it comes to human behavior. Ayan, ma'am. Meron dito kay Sir JC sa Facebook. Oo. I think this is related to ayan, so nawala yung video ko. Okay lang, ma'am, naririnig naman ako. Yes, sir. According to Sir JC, ako po positive talaga dahil mas naging bukas ang isipan ng mga tao sa panibagong oportunidad para sa mga nawalan ng work during quarantine time na hindi ko mabasa ng maayos to. Quarantine time na po siguro. Quarantine. At time na po siguro para mag-move on sa new normal life at lifestyle. Oo. Siguro ang gusto lang niyang ipunto dyan ay talagang nagiging positibo siya sa araw-araw niyang pamumuhay. Meron pa ba, Sir Ed? Okay, so let me continue. O dito naman, yan, experience. Ayan, sabi dito, experience is knowledge or skill in a particular job or activity which you have gained because you have done that job or activity for a long time. Tayo, mga guro, may mga kanya-kanya tayong mga experience sa buhay, lalo't higit sa ating profesyon na andiyang merong mga teacher din, siguro niaagdong lamang din noong sila ay pumapasok pa lamang ng kolehiyo, gusto makapagtapos ang pag-aaral, siguro talagang tipid na tipid sa baon. So kailangan i-share natin sa ating mga estudyante yung mga ganong magagandang experience para sila ay ma-inspire din. Kasi nga, hindi naman hadlang ang kahirapan para masadlak ka lalo sa kahirapan. Maraming kaparaanan na ngayon. Mas maswerte nga po ang mga bata ngayon kasi andyan may mga scholarship na. Meron pang mga nag-i-sponsor sa kanila. Ang iba't ibang city, nakakameron sila ng mga scholarship. So, yung students ngayon, napakatalagang masuswerte na. Kasi, andyan, ang daming mga scholarship na po pwede nilang applyan. Andyan ang DOST, sa amin, sa Division ng Tanawan, meron din po, punta ka lang sa City Hall. Pero, syempre, meron yung mga, kailangan yung grade mo, kailangan 85 pataas. Pero kung talaga namang ikaw ay magsisikap,
at ikaw naman talaga ay religiously mag-aaral, ay tiyak naman na ang iyong grado ay mapapanatili mo at iyong pagiging scholarship ay hindi maaalis sa iyo. Sabi nga dito, skills. Ayan, yung skills ng mga bata, kailangan i-discover po natin yan. So, merong mga estudyante na hindi naman ganun kagalingan when it comes to recitation, when it comes to quizzes, exam, pero kapag pinapag-actual mo sila, ay talaga namang mapapawaw ka. Sa amin, technical school kasi kami, ang mga estudyante talaga namang makikita mo, mapapawaw ka talaga. Kasi hindi mo inaakala, aba magagawa pala nila ito, na akala mo tatahi-tahimik lang, pero kapag pala pinapag-actual mo si bata, ay meron silang maibibigay na magandang output. So siguro sa inyo, ganun din. Sa mga private school, ganun din. Meron tayong mga nadidiscover ng mga estudyante na tahimik. Hindi makasagot kapag tinawag mo sa recitation, pero sa actual, napakahusay. Pagdating naman sa ating trabaho, ganun din po tayong mga guro. Merong mga guro na takot when it comes to technology kasi hindi pa ganun kateki. Ako, aminado ako, hindi ako ganun kateki, pero I am not afraid to learn new things. Kasi kailangan nating mag-aral ng mag-aral para hindi tayo mahuli. Okay, meron namang iba dyan na ayaw pag-uwi na maraming paperworks. Ayaw nila yan. Pero kapag naman inutusan mo na, oh, ganito, oh, ikaw ang assign sa ganyan, ikaw ang mag-lead, sigurado magiging maganda ang output niyan. Kasi yun yung interest niya eh. Sa ating mga estudyante, kailangan alamin natin kung ano yung interest nila. Di ba po? Kasi para makita natin kung magiging lively ba, magiging effective ba ang lesson mo ngayong umagang ito? Ano po? Ayan, doon sa mga nagigain nilang knowledge, kung saan yung experiences nila, yung kanilang knowledge ay natututunan nila sa loob at labas ng paaralan. Kasi po, tayong mga guro, hindi naman po palagi tayong by the book. Ano po? Hindi laging by the book. Hindi lamang palaging sa four corners of the classroom. Kailangan i-develop din po natin yung kanilang mga soft skills. Yan. Yung kanilang mga interpersonal skills. Ayan. So, hindi palaging by the book. O, kailangan pasasauluhin mo to galing sa libro. Hindi po ganun. Kailangan nating i-enhance yung kanilang mga talents. Kung papaano iyon, kailangan nating matutong makiramdam sa ating mga estudyante. Sir Ed, baka po meron po uli diyang mga magagandang insights ng ating mga viewers when yan. It comes to the experiences. Opo, ma'am. Actually, meron dito from Rhea Castro, again. Yan. Silence is also a response. Mas yes. Maganda po tumahimik para di sumabay sa init ng ulo ng kausap natin. And another one from Saldi Vivar, for 5 months na naka-lockdown, no work, no pay, but still, God provides our everyday needs, trust, and have faith. Yan yes. Po ang sabi niya. And another one siguro from Rhea Castro pa rin, I think. Yes po, agree. Dapat po talagang i-consider ang learning style ng mga estudyante para alam natin kung paano sila turuan. Yes, maraming salamat po sa inyong mga magagandang insights. Tunay na ang ating mga viewers, participants ay very active ngayong umaga. Siguro dahil umaga pa lang, kabe-break pa lamang. Okay, so next slide. Okay, future. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na no one can predict our future. Sino ba makakapagsabi na tayo itadanas ng ganitong mga sitwasyon na napakahirap na sitwasyon? Walang nakaka-predict kahit yung future natin, kahit future ng ating mga estudyante. So, kailangan lamang nating maging positibo, huwag tayong mawawala ng pag-asa sa buhay. So, sabi nga dito, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. From Jeremiah 29:11. So, kapag dito ka talaga, ito na lang talaga kasi, wala ka ng ibang panghahawakan kundi yung Panginoong Diyos. Kasi hindi mo alam kung kailan titigil ang problemang ito, ang COVID-19 na yan, kailan ba madidiscover, makakakuha ng gamot. At naniniwala naman ako ng ating gobyerno ay gumagawa naman talaga ng paraan. Kaya nagpapasalamat ako, siguro kayo din sa ating presidente dahil talaga namang
makikita mo talaga sa kanya yung talagang gumagawa talaga ng paraan at kasama yung iba't ibang sangay ng pamahalaan. So marami pong salamat sa inyo dahil patuloy pong ginagampanan ng inyong serbisyo. So ganun din po tayo mga guro, gampanan din po natin ang ating serbisyo sa ating mga estudyante na walang pag-iimbot. Kasi public servant po tayo. Tayo po ay nagtatrabaho para sa kanila. Hindi po tayo nagpapasarap sa buhay kasi yun naman po talaga dapat eh. We are public servant. We have to serve others. Okay. So kung paano ito magagawa ng ating mga estudyante, kailangan nating magpatuloy sa pag-aaral. Kaya nga sabi dito, education is the process of training man to fulfill his aim by exercising all the faculties to the fullest extent as a member of society. So by Aristotle. Mas siguro sa inyo may mga philosophy din kayo when it comes to education. So kailangan nating i-share 'yan sa ating mga estudyante kung ano ba ang kahalagahan ng edukasyon sa ating mga tao. Kasi nga sabi nga education is key to success. At totoo naman po talaga 'yan. Kailangan lamang talaga we have to invest more on our education. So, yung atin namang nai-invest sa ating mga sarili, sa ating mga guro, kailangan naman po natin yung i-share sa ating mga estudyante. So, nung hindi pa siguro nagla-lockdown, alam ko na talaga naman ang mga guro ay devotedly, passionately na nagtuturo sa kanilang mga guro. Meron pa nga siguro sa ating mga guro na nung hindi na makalabas, sigurado ang iba sa inyo umiiyak kasi mahal na mahal ang pagtuturo. Mahal na mahal ang mga estudyante. Meron pa mga minsan siguro advisor pag may narinig na ibang word or hindi nasaktan ng kanyang estudyante, siguro ay kakausapin din yung bata. Ganun naman talaga dapat. Kailangan ay kausapin natin na maayos yung ating mga estudyante. Hindi yung kapag nakapagsalita ng hindi maganda dun sa estudyante mo ay pagagalitan mo na. Mali po iyon. Ano po? Kailangan magkameron tayo ng positive discipline sa ating mga estudyante. Kasi noon, corporal punishment, pwede yan. Pero ngayon, hindi na po pwede. Ang atin naman, naniniwala naman po ako na ang ating mga estudyante ay nakukuha sa maayos na usapan. Depende na po ito sa teacher kung papaano mo siya i-approach. Minsan kasi po, ang ibang estudyante ay natatakot mag-approach sa teacher. Siguro ay pangala nila ay masusungitan sila. So, para naman sa ating mga estudyante, kung may nakikinig, kumbaga ay huwag po nating mag-judge agad sa teacher kasi yung halimbawa, nagkameron ka ng problema, natatakot ka sabihin sa magulang mo, tapos minsan nahihiya ka rin magsabi sa teacher, so paano marirelieve yung iyong pain, paano marirelieve yung problema mo kung hindi mo ito sasabihin sa iyong pinagkakatiwalaan or sa kaibigan mo. Pero sabi ko nga po, ang ating mga estudyante, kapag sila po ay nagkakameron ng problema, kailangan sasabihin din po natin sila na siyempre pipili din tayo, pipili rin kayo mga mag-aaral ng pagsasabihan nyo ng inyong problema. Kasi baka mamaya, ang mapagsabihan ng problema ng kaibigan, e iba ay yung ipayo. Sabi ko nga kanina, iba yung ginagawang test ng mga guidance counselor. Ano po, highly trained sila. Sa aming school, kapag meron kami mga estudyante na hindi ganun, mabigat na po yung problema nila, so nire-refer na po namin yan sa guidance counselor. Kasi sila po talaga yung highly trained when it comes to that situation. Ano po? Sir Ed, meron ba tayong mga magagandang insights uli dyan? Baka sila ay merong mga insights na magagandang sinusulat sa ating chat box para ma-share din natin sa ating viewers, participants. Yan ma'am. Sir Ed? According to Sir Kent Unato, isa po yan sa mga life verse ko, yung Jeremiah 29:11. And di ko lang mabasa yung sa Facebook, ma'am. Sa YouTube tayo. Opo, sa YouTube ito. Alright. Okay. Siguro may mga comment din sila doon. According to ma'am Rosaline, ayan, so ka-team natin to, si ma'am Rosaline Cagas, ang pandemya ang kinakaharap natin ay nagbunga ng negatibo at positibong kaganapan. Ayan po. Mm-hmm.
Tunay naman po talaga yun. May negatibo, may positive. So sabi nyo nga po kanina, Sir Ed, kailangan yung negative ay gawin nating positive para masaya lamang palagi ang buhay. Okay, yeah. Let me continue. Yan, yes, sir, meron before, pa? Siguro, basahin ko itong last nito. Yes, kay yes, sir. Ma'am Angela, medyo mahaba. Yan, good, okay lang. Good AM po from Lokban, Quezon po. Tanong po, lalo. Mabilis po sila ma-prostrate. Nagsimula na rin po kami ng online class. Merong umiiyak kapag nawawala sila or napuputol sila sa Google Meet. Feeling nila left behind sila. Kaya po, kaya kami mga teachers, pina-follow up din namin sila through Messenger. Ayan. So, kanya-kanya siguro ang technique, no? Okay. Kailangan naman talaga yon yung mga strategies para ang mga estudyante natin, hindi nila maramdaman na nalaleft behind sila. Lalo pa dun sa mga maliliit na bata. Ayan, kapag nawala na ang connection, iiyak na. Kasi, syempre, kailangan nating i-guide ang ating mga maliliit na estudyante. Yun yung sa mga private school. Ano po? Okay, so next, decision. Ayan, sabi ko po sa inyo kanina, dito medyo sablay po ako sa decision. Decision is a choice made between two or more available alternatives. Ito, kapag meron ako mga konting problema, hindi po ako talaga decision maker. I have to consult first my husband. Kailangan ko munang itanong sa ibang mas expert na tao kung tama ba ito, mas maganda ba kung ito ang pipiliin ko. Kasi kapag dating dito sa decision, dito napapasok yung decision making natin. It is the process of choosing the best alternatives for reaching objectives. So sabi yan ni by Samuel C. Certo 2003. Ewan ko po yung ibang mga kaguruan po dito to na nakikinig, kayo po ba ay magaling sa decision making? Parang sa buhay ng tao, ito yung pinaka, parang sa akin ha, the difficult part, the hardest part. Kasi hindi mo alam kung ano magiging outcome nito, magiging output. Ito ba ay magiging positibo uli or magiging negatibo? Kasi kung hindi mo naman susubukan, paano mo malalaman kung ito ay positive? Ano po? Sir Ed, meron po bang nagbahagi dyan? Pagdating sa decision making, magaling kaya sila sa decision making? Kasi tunay sa mga estudyante natin, mayroong mga ganito, nagbibigay ng advice. Ayan ma'am, sige hintayin lang natin, siguro may delay lang. Pero mayroon ditong comment from Sir JC Corpus again. Yes. Napaka-active ni Sir JC. Ayan, ang comment niya is, ang pinangawakan ko po ay pay it forward. Ngayon po, ako ay isang guro na naka-assign sa isang remote IP school. Salamat sa aking mga naging guro ko dahil naibahagi ko ang mga kaalaman ko sa IP pupils. Yan. O diba, talagang ibig sabihin, talagang may natutunan si Sir. Marunong siyang mag-look backward sa kanyang mga naging guro. At yun naman po talaga ang tama. Yun yung isang attitude or isang character na may ibibigay natin sa ating mga estudyante, lalo na sa panahon ngayon. So sa decision, ito, sa kinahaharap nating problema, decision making, ang hirap. Para sa akin, talagang ang very, ano ko dito, sablay ako ng konti eh, pagdating sa decision making. Ang hirap talaga, whether you will choose one or this one, may option A, B, C, D, ang hirap. Sir Edward, meron na po ba tayong mga bahagi ng kanilang experience when it comes to decision making? Ayan po ma'am, si Ma'am Rosaline, yan. Yan. Ang sabi po ni Ma'am Rosaline, alamin ang pagkakaibang panig bago magdesisyon sapagkat okay, ang bawat scenario ay may taglay na sariling kwento. Ayan. Meron pa po? Kung baga alamin yung root cause, ano po? Opo, yun yung sabi ni Ma'am Rosalie. Oo. Kasi hindi naman po talaga basa-basa nakapag-desisyon. Tulad na lamang nang nangyayari sa atin. Hindi naman basa nakapag-lockdown, ano po? Kasi babagsak talaga ang ekonomiya. Kaya lamang, kailangan gawin para ang ata yung mga tao ay maprotektahan. Ano po? Okay, dito na po tayo dadako sa tips. Kumbaga, yun po ay mga words na may kinalaman sa ating session ngayon. At pasok naman po talaga iyon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Okay, tips to strengthen relationship and guidance to learners. So sabi dito, give more time. Ayan, ito sigurado talagang
more time na po yung nangyayari kasi 5 months na po tayong naka-lockdown. Marami na po tayong naibigay ng oras sa ating pamilya, sa ating mga estudyante, sa mga public school na katulad ko, kung ang iba mga estudyante natin ay walang Android phone, pwede naman po natin silang i-text yung mga sa keypad lamang. Kasi sa amin po, hindi po lahat ng estudyante ay may smartphone. Sa kanila po, yung iba ay keypad. So sabi nga dito, kailangan din natin silang bigyan ng oras. Ano ba naman yung sa umaga, pagkagising mo, kamustahin mo sila. So kailangan maging balance lamang po ang pagbibigay natin ng oras sa ating pamilya at sa ating mga estudyante. Ako honestly, sa umaga, pagkagising ko, ang ginagawa ko, nagsisend ako sa kanila ng mga Bible quotes para at least man lang maramdaman nila na isinasama ko sila sa aking panalangin. Kasi nga sabi nga po, seek first the kingdom of God bago mo umpisahan ang lahat ng iyong gagawin. At tunay nga po na kapag sinik mo muna ang Panginoon, ay talagang ang lahat ay magiging light lamang. Yung buong maghapon ay magiging light lamang ang takbo ng buhay. So sana kayo ganun din, nagbibigay tayo ng oras sa ating mga estudyante. Ano po, siguro yung iba sa inyo nakakaisip pa makipag Zoom sa ating mga estudyante sa mga private school. Kasi may mga kanya-kanyang group chat yan eh, for sure ako. So dun kayo nagbabahagi na ng inyong mga interest, ng inyong mga experiences. Okay, pangalawang tip, contribute and help. Ayan, sa ating mga estudyante, sa ating mga anak, kailangan nating silang tulungan. Kailangan din naman po tayong mag-contribute kahit papaano. Kasi pag hindi nila kayang gawin, tulungan natin sila. Pero hindi naman lahat po ay isusubo. Kumbaga, ay magbibigay lamang tayo sa kanila na, o anak, estudyante ko, o ganito ang gawin mo, ganito. So hindi lahat, para po sila ay maging independent. Matuto sila tumayo sa sarili nila mga paa. Ganun naman talaga tayong mga guro. Kailangan lamang po nating i-guide yung ating mga estudyante. Though may mga pasaway, pero yun naman po ay napagsasabihan. Huwag po natin sisinghalin, huwag nating ipapahiya sa harap ng klase, kasi ang mga yan, kahit mga bata pa, kahit yung mga kinder na yan, nakakaramdam na rin po sila ng minsan napapahiya sila. Kasi matatalino ang mga bata ngayon, yung 3 years old, alam na nila kung paano i-explore ang cellphone. Daig pa nga tayo minsan mga matatanda ng mga bata na maliliit, talagang very, very techy sila. So pagdating sa pag-aaral sa ating mga estudyante, kailangan nating mag-contribute kahit papaano at tulungan sila sa iba't ibang gawain na may kinalaman sa kanilang pag-aaral. Sabi dito, oh, kita nyo nga po sa aking slide deck, sabi dito, Happy Father's Day. Siguro ibibigay niya to sa kanyang father. So kahit sa simpleng paraan, nakakapagpasaya ng magulang. Next tip. Ayan, monitor children or learners in using gadgets, social media. Talaga naman po, sa ngayong panahong ito, ang teknolohiya ay talaga naman very, very useful. Pero kailangan po nating i-monitor ang ating mga anak, ang ating mga estudyante sa paggamit ng social media. Kasi baka mamaya, kung saan-saan na sila, nakakapasok. Baka mamaya hindi nakaaya-aya sa kanilang pagbabasa, sa kanilang napapanood, yung nababrowse nila sa kanilang cellphone. Lalo na sa mga batang maliliit, baka akala nila yung mali ay tama. Ayan, so kailangan i-guide po natin sila. Sir Edward, meron po ba diyang nagbabahagi ng kanilang insight when it comes to using social media sa gadgets? Alam ko maraming nakakaranas ng ganyan. Yung siguro ma'am, ito meron siyang comment kanina. This is for kanina. Yung I agree po ma'am na ang decision making ay napakahirap po talaga dahil sa isang decision pwedeng mabago ang buhay or sitwasyon sa kasalukuyan. So meron naman dito from Step Conde. Sharing this quotation to our students and let them conceptualize what is good. Ito yung quote, ma'am. There are no secrets to success. Yes, it wala is naman the talaga. Result of preparation, hard work, and learning from failure. And that quote is from Colin Powell, right?
Yes, maraming salamat po doon sa nagbigay ng kanyang insights. Tunay naman po yun. Wala naman talagang sikreto sa pagiging successful ng isang tao. Kailangan mo lang yung hard work talaga, yung pasensya. Kung ano yung ipinagpe-pray mo sa puso mo, mag-intay ka lamang. At pagdating, when the time is right, God will give you the best opportunity that you will never be expected. Okay, next. Inspire and help children, our learners, to solve problems in a positive way. O yan, dito sa aking slide deck, o siguro nakatapon to ng powder. So sa halip na pagalitan mo ang iyong estudyante, ay gawin mo itong positibo para mas ma-develop ng bata yung kanyang self-confidence. Hayaan po natin ang ating mga estudyante ay may mag-explore sa positibong pamamaraan. Upang sa ganon, ma-discover din po nila sa sarili nila, ay, ganito pala, tama pala to. Okay? So, hindi natin sila po pwedeng sinhalin, o mali yung ginagawa mo, papagalitan mo, nakatabig ng nakamasag. Sa ngayon po kasi mga bata talagang maramdamin po sila ngayon eh. Ayan, siguro isa yun sa nagiging epekto rin siguro ng sitwasyon ngayon. Kailangan lamang nating maging positibo sa pagsaway sa ating mga estudyante. Lalo na sa amin, sa public school, tunay naman po na talaga kahit naman sa private school, may mga estudyante na medyo yung behavior. O kailangan lamang po natin maging positibo, maging sa positive discipline, kailangan natin silang gabayan, kailangan natin silang lambing-lambingin kasi yan ang estudyante, ang mga gusto ng estudyante, yung malambing na pakikipag-usap kasi natatakot talaga sila kapag pasigaw ka na. Siyempre bata yan, matatakot siya, matutroma siguro sa bahay nila, tahimik, tapos ikaw sa school, ang lakas-lakas ng boses mo, baka akala pinapagalitan mo na sila. Kailangan talaga ay kung ang ating mga anak ay halimbawa ay 4, so ganun din tayo sa ating mga estudyante, kung yan ay 25, ganun din, 25 din yung ating kailangang ialamin ng mga pag-uugali kasi hindi pare-parehas ang mga estudyante. May maramdamin, may okay lang, yung walang pakialam, so ganun naman talaga ang estudyante eh. Pero at the end of the day, kapag po sila ay nakatapos na ng kanilang pag-aaral, magugulat ka na lamang. Kasi yung mga estudyante na inaakala mo na medyo pasaway, sila itong mga successful ngayon sa buhay. Kasi nga we cannot predict our future. Talagang Diyos lamang ang nakakaalam. Okay, eto. Teach them how to adjust in different aspects of life. Physically, mentally, emotionally, socially, and financially. Ayan sa bahay, sa ating mga estudyante. Ipaunawa po natin sa kanila na hindi normal na ang nangyayari. May nagbago. Okay, kung noon nakakapunta sila sa school, ngayon hindi na. Kasi sa bahay ka na lang muna para huwag tayong magkasakit. Iingatan ng ating mga sarili. Okay, eto, financially, kasi sabi ko dun kanina, financially eh, kahit tayo mga guro, nag-a-adjust din pagdating dito sa kaperahan, gayon din sa pagbibigay ng baon sa ating mga anak. At yung mga estudyante din naman natin, for sure, ang mga yan ay nag-a-adjust din kasi wala namang pasok, eh di walang baon, eh nasa bahay ka lang eh, eh di yun lamang ang kumbaga snack na lamang. Sir Ed, alam ko siguro dito sa financially, maraming magbibigay ng kanilang mga insights. Paano ba sila naka-adjust pagdating dito financially? Yes, ma'am. Malamang marami yan. Pero allow me to read yung kanina mga reactions nila, ma'am. Pagdating dun sa, yun, sabi nito ni Ma'am Rosaline, ang ginagawa niya daw, kapag online yung anak niya, binabantayan niya para hindi mapunta sa mga sites na di niya dapat makita. Ayan. And another one from Gina Para, students should be guided with netiquette, especially our learners are just a click away with social media and with different websites. Ayan. Tama po. Okay, hintayin natin dito. Medyo na-excite ako dito sa financially kasi lahat talaga nag-adjust when it comes to kaperahan, kumbaga, sa finance. Yes, ayan, ma'am. So, Sir Ed, nag-adjust ka rin ba dito? Yes, ma'am. Lahat naman tayo, I think, nag-adjust dito. Opo. Oo. Some of us, yun nga, nakakalungkot, ma'am. No work, no pay. Tapos,
since na professional ka, hindi ka makaka, hindi, you are not qualified to get ayuda from government, you know. Yes. So yes. I think that is also a factor when it comes mm-hmm. to money. So ayun, so kailangan mo ngayon kalkalin ang iyong savings. Yes, right. Meron kang savings. So lahat I think nahirapan. Ayan, so siguro medyo milyonaryo na, kahit milyonaryo na ay medyo nag-adjust din kasi they are comfortable earning money, di ba? Mm. Huge amount of money every day. So siguro ngayong lockdown, medyo yes. nabawasan yung kanilang mga yaman. So, for sure. Ayan, so yes. tingnan natin kay ma'am. Ayan, meron din si Ma'am Rosalie, no? Napaka-active ni Ma'am Rosalie. Active talaga si Ma'am Rosalie. Sa panahon ng lockdown, nakita ko na walang halaga ang salapi sapagkat yes. wala namang mabili. O nga naman. Tama, kasi lockdown. May pera ka nga, pero hindi ka rin makalabas. Meron pa ba, Sir Ed? Yes, ma'am. Meron din naman yung kabaliktaran, yung mga laging nasa labas. Ayun, lagi na nga sa labas, wala din pera. Virus pa yung makukuha. Opo. Diba? So, sana lahat tayo is sumunod siguro sa guideline ng ating government para lahat tayo maging safe. Kasi, related to sa pera, ngayon, lalo na pag nagka-COVID ka, hindi na raw cover. Hindi na libre. Uh-huh. Ang COVID ay kasalanan na. Kapag nagkaroon ka, kasalanan mo na. Kasi nga, hindi na daw tayo sumusunod. Yes. Baga tayo, ayaw na lang ang mag-iingat talaga sa ating mga sarili. So, tama naman yung sinabi kanina. May pera ka nga, pero hindi ka naman makalabas. So, iyan ay narinig ko na rin sa isa kong co-teacher. May sweldo nga kami, pero hindi naman kami makalabas para makabili. Kasi, lockdown eh. So, parang useless din, kumbaga. Pero sabi ko nga, sa ating mga estudyante, dapat tinuturuan din po natin sila mag-ipon. Kahit dun sa kanilang maliit na baon, save tayo ng pera. Kasi sa ngayon, sa nararanasan natin, paano kung wala tayong ipon? Ano yung gagastusin natin? Kasi sigurado naman sa mga lugar natin, kahit pa paano may mga tindahan dyan, kung hindi talaga kailangan lumabas at kung meron naman dyan sa mga tindahan sa bahay, doon na lamang po tayo bumili para hindi tayo makakuha ng kung anumang virus. At talagang kailangan mag-adjust ang lahat. Okay, yan. Ma'am, dati, apo. Yes, yes, sir. Ma'am Michelle, apo, meron lang akong nagustuhan ditong comment. Share natin to. Ayan. Yes, gusto ko tong comment ni Ma'am Bibet Panglao Ramirez. Sa panahon ngayon, parehas ang may pera at walang pera. Yes. May pera ka, di ka naman makalabas. At gusto mo naman bumili, wala ka namang pera. Tunay. Tunay yan. Oo, parehas lang talaga. Ang may pera at wala. Okay. And another ayan. One, ma'am. Ang dami na. Siguro post tayo dito. Ang dami ng mga comment about the money. Active sila. Opo. Yan. From Sir Kate. Dafang, sa panahon po ngayon ng pandemic, kailangan po ng tamang diskarte sa buhay, lalo na kung magkakaroon ka lang naman po ng sakit. Kaya kailangan po nating matutong mag-impo. Ayan. So another one from Ma'am Roselle. Talagang sobrang pag-a-adjust po sa pinansyal. Marami po online selling sa food. Kaso binabudget po ng gusto ang pera. Bawas sa merienda, kung ano lang yung kailangan, yun lang ang bibiliin. Ayan. So, ang dami nila sigurong thoughts about the money. Siyempre, maraming nag-adjust nga, ma'am. Si from Rhea Castro naman, from YouTube, ang binibili lang po namin sa panahon ngayon ay yung mga needs lang talaga. Kailangan po magtipid at wala munang time sa mga wants lang. Correct. Yung mga luho, bye-bye muna. Yung mga mahihilig dyang mag-adventure, lumabas, out of the country, pahinga muna tayo sa bahay. At talaga naman, sabi ko sa iyo, Sir Ed, pagdating dito sa pera, maraming magko-comment kasi halos lahat nakaramdam ng adjustment dito Diba? No, lalo na yung mga nagtatrabaho sa private, no work, no pay. Ayan. Okay, yan. Ito, dito sa next slide na to, next picture na to, kung noon po pwede ang mga estudyante natin ay makipag-usap ng ganyang kadikit,
Ngayon, kailangan 2 meters away na. Sabi, pwede namang 1 meter, pero it is much better kung 2 meters away ka. Meron pa tayong face mask at meron pa tayong face shield. Na minsan talaga ay halos hindi ka nakamakahinga dahil meron ka ng face mask, meron ka ng face shield. Ako tulad ko, pangu ako. So, hindi na ako makahinga kasi yung face mask talagang sukbot na dito sa mukha ko. At the same time, naka-face shield ka pa. So, wala tayong magagawa. We have to embrace new normal. Kailangan natin sundin ang mga health protocols para din tayong mga guro ay mapangalagaan din po natin ang ating mga sarili. Kasi kung tayo'y magkakasakit, paano po ang ating mga estudyante? Nakakalungkot kung pati naman po tayo ay magkakasakit. Ano po? Tayo na lamang po ang mag-iingat sa ating mga sarili para mapagserbisyuhan po natin ang maayos ang ating mga estudyante. Okay, yan. Kung sa tingin mo, tayong mga guro ay talagang stress na, try to meditate. Ayan, ituro din po natin yan sa ating mga estudyante. Doon sa mga maliliit na bata, po pwede natin ituro sa kanila yung simple exercise, simple warm-up. Kung sa, para sa ganun, nare-relax po ang kanilang parts of the body. Ayan, meditation. Yung iba nagsuzumba. Meron po ba ditong mga teachers na nagsusumba? Kasi form of exercise din yan eh. Nakaka-relax din ang sumba. Kasi talagang pagpapawisan ka ng pagpapawisan dyan. Meron namang iba, ganito yung ginagawa. Nagme-meditate sila para ma-relax naman ng kaunti ang kanilang nararamdaman, para ma-relieve yung sangkaterbang iniisip sa buhay, meron sa pamilya, meron sa trabaho, meron sa mga estudyante. At normal lamang po yun. Pero dapat gagawin po natin ito palagi ng may positibong pananaw, hindi po negative. Kasi pag negative, wala pong mangyayari. Malulugmok po tayo. Talagang mababaon tayo sa kalungkutan. Tayo po ang gagawa ng paraan sa ating mga sarili. Tayo po ang makikipag-communicate sa ating mga estudyante kung paano po natin sila matutulungan. Okay, ito. Appreciate and value the positive attitudes and behavior of our learners. At sa ating mga anak din ganun. Kung kayo po ay may mga estudyante or mga anak na ganito kaliliit, hayaan po natin silang mag-explore. Kung ano man yung gusto nilang i-discover, sige lang. Pero at least andyan ka, mag-guide ka sa kanila. Okay lang na makalat yung classroom, okay lang na makalat ang iyong tahanan. Ang mahalaga, natututo po sila. May mga nadi-discover po sila sa kanilang mga sarili. Kasi dyan po mag-uumpisa, madi-develop po yung kanilang self-confidence, yung self-esteem po ng mga bata natin, ng ating mga anak. Okay? At ito yung maganda, prioritize their welfare, instill to their mind about ethical commitment in life, appreciate the value, the positive attitudes, behavior. So yung palagi ko pong sinasabi kanina at palagi nyo rin naman pong ikinukomento sa chat box na kailangan maging positibo tayo. Maging positibo ang pananaw, huwag tayong maging close-minded, lawakan ang isipan, magbigay ng pasensya sa bawat isa, lalo't higit sa ating mga estudyante at sa ating pamilya. Kumbaga, yung kakulungan nila, tayo na po ang magpuno. Ano po, para palagi lamang pong masaya ang tinatakbo ng ating buhay. Okay? At ito po, kailangan suportahan po natin sila at bigyan ng follow-up. Para po sa mga estudyante, kung meron tayong mga estudyante nakikinig dito, bigyan po natin ng palakpak ang ating mga magulang. Kung halimbawang nagbibigay po sila ng oras para sa atin, kahit sila'y nasa ibang bansa o kung saan man, at least gine-check po nila kayo, mga estudyante. Ganyan din po sa ating mga guro, nakikipag-communicate talaga ng maayos sa kanila mga estudyante. Ang guro po ay hindi magte-text, ang guro po ay hindi tatawag kung hindi po importante ang kanilang sasabihin. Ano po? Sir Ed, meron ba tayo diyang mga insights uli? Tingnan natin. Pagdating dito sa support and follow-up, for sure, marami din po dito mga sasagot eh. Tingnan po natin kung talagang ang mga kaguruan o mga magulang po natin ay nagkakameroon ng follow-up sa bahay. Kasi sa amin sa public school, ito yung medyo mahirap eh. Kasi hindi naman po talaga lahat ng magulang po sa isang public school ay
Ang iba po talaga ay hindi po nakapagtapos ng pag-aaral. Minsan naramdaman ko po na ang isang magulang ay nahihiyang lumapit sa akin. Sabi ko doon sa estudyante ko, bakit siya nahihiya? Kasi daw po ay iyon lamang ang kanyang natapos. Sabi ko, hindi naman sukatan kung hanggan saan lamang yung natapos mo. Ang mahalaga, marunong kang makitungo ng may paggalang sa ibang tao. Kasi parang naaano sila eh, kasi nga teacher tayo. Minsan yung ibang mga magulang, nahihiyang mag-approach sa ating mga teacher. Kasi sa ating mga teacher, teacher kayo ang taas-taas ng tingin sa iyo kapag ikaw ay teacher. Kami pong mga guro, mga estudyante, meron din po kaming limitasyon. Hindi po lahat ng bagay. Ako, aminado ako. Hindi po lahat ng bagay ay alam namin. Meron din po kami mga bagay na hindi alam. Ang kinaibahan lamang po, kami po ay naandito sa aming posisyon na ito. Kami po ay isang guro na nagpapahatid sa inyo ng kaalaman. Yung mga natutunan din po namin, kailangan din po namin yung i-share sa mga nagiging estudyante namin. Sir Ed, meron ba tayo dyan? Yung mga nagpa-follow up na mga teachers or mga magulang sa kanilang mga estudyante? Meron ba tayong nag-comment dyan? Si Ma'am Charms Prado po. Ang sabi niya, monitor and give feedback regularly to our kids. They are dependent on us. Yes, oo, tama yun. Another one, ma'am, from Amelia Balmas Castro sa Facebook. As a golden age, ayan, siguro mga... during the pandemic, I learned a lot, especially from Area 10. And I appreciated the use of technology in teaching and learning process. Kahit stress ako ng gusto, kailangan maging matatag para sa kinabukasan ng mga estudyante. Tunay. From Rosalyn pa rin, ma'am. Kailangang mag-follow up ang teacher sapagkat mayroong mga mag-aaral na walang magulang nakasama sa bahay at maaaring makatulong sa mabilis na pagkatuto. Opo, tama po yan. Ako meron din po akong estudyante na walang, hindi niya kasama sa bahay nila, nasa ibang bansa. So I tried to monitor him. Tunay na parang nung nalaman ko na wala siyang kasama sa bahay, parang nakakalungkot, nakakahabag kasi siya lang mag-isa. Sabi ko, paano ka ako kung halimbawa nagkasakit ka? Sino ang nag-aalam ka ako sa'yo? So meron daw naman pala siyang tita na katabi lamang ng bahay nila na yun ang nag-aalam sa kanila. At tama po yung sinabi ninyo. Kailangan din nating magbibigay ng follow-up, ng feedback sa ating mga estudyante. Ano po? Okay. And we have to enhance new strategies to overcome boredom at home. Ito for sure yung ating mga viewers dyan. Kung ano-ano po ang mga na-experience sa kanilang mga tahanan. Na andyan, marunong pala silang magluto. Marunong pala silang mag-bake. Ayan. So kailangan, yung inyong mga natututunan, i-share din po natin yan sa ating mga estudyante. Kasi sa simpleng paraan ng ating pag-share, pakikipag-communicate sa ating mga estudyante, nararamdaman po nila yung ating pagmamahal sa kanila. Dito, Sir Ed, sigurado, may mga na-discover yung ating mga viewers sa sarili nila, sa mga skills nila, na natuto pala silang mag-ganito, mag-ganyan. Meron kayong nag-comment dito, Sir Ed? Ayan, ma'am. Ano kaya yung pamamaraan nila? Ayan, ma'am. Siguro yung comment na to is from the previous slide. Ayan, since may konti time delay. Ang sabi dito ni Ma'am Yoli Pamulangge, meron po kaming group chat para sa mga magulang na active. Active naman po sa Facebook. At sa magulang na walang access sa Facebook, pinapalo up po through text and call. So, yun yung mga strategies siguro nila, ma'am. And another one is, may GC po kami ng mga students ko. Lagi ko po sila kinakamusta at inaalam ko ang mga concerns nila. These are the follow-ups and support ng ating mga teachers. So, kanya-kanya tayong diskarte, no? Para to communicate sa mga parents and kids natin. Napo? Yeah. So, another one naman, ma'am, kay Ma'am Jessica Francisco. As a SPED teacher po, ang mga parent or guardian and aking ang aking unang-unang tinuturuan paano gumamit ng Zoom at Facebook Messenger group para makapag-communicate at mag-follow up sa mga special kids. O nga naman, ma'am, parang siguro ang hirap siguro ngayong i-handle lalo na yung mga SPED, yung mga special education, no, ma'am, no?
Kasi, paano ka ngayon makikipag-communicate dun sa student mo kung medyo meron siyang part siya ng special education. So, dapat talaga nandiyan yung malaking role ng mga guardian and parents, no? Yung mga bata na yun. So, medyo kailangan double extra effort pa tayo as teacher. Opo. Okay, maraming salamat. Meron pala tayong viewer na SPED teacher. Opo. Saludo po ako sa inyo mga SPED teachers. Tunay na napakahirap magturo. Kasi kanya-kanya talagang forte ito. Maraming salamat po. Okay? Ayan, the most important one, we have to give our unconditional love. So yung commitment, so nakita nyo dyan, yung kamay na nakaganyan, so yan yung promise nila sa isa't isa. Yung promise natin sa ating estudyante, yung promise natin sa ating pamilya, sa ating mga anak, na kailangan bigyan natin sila ng unconditional love. Sa ating mga guro, kung kayo po ay dalaga, hindi po yung love na something. Kailangan po, meron po tayong boundary, may limitations po tayo sa ating mga estudyante. At alam ko, na alam nyo po yan, na meron po tayo sinusunod na ethics when it comes to teaching, when it comes to pakikitungo sa ating mga estudyante. So, alam ko naman po, dahil kayo po ay mga guro na katulad ko, alam ko po na alam nyo yung aking pinupunto. Unconditional love. Okay po. And then, we have to connect and communicate all the time. At ito naman po talaga ang importante. Kasi, papaano mo maiintindihan yung naisabihin ng iyong estudyante kung ikaw naman siguro ay hindi makikipag-communicate sa iyong mga estudyante. At in return, ganun din naman po. Kung ang mga estudyante ay hindi makikipag-communicate sa teacher, how come po na magkakameron ng magandang communication? Ang sumatotal po niyan kapag hindi nakaintindihan ay misunderstanding po ang kalalabasan. So ngayon, sa panahon po talaga ngayon, napakahirap pong gumawa or makipag-communicate. Pero dapat we have to try our best para ibigay sa kanila yung mga impormasyon na nais iba to ng ating paaralan, ng ating mga principal, ng mga magulang. So kailangan talagang give and take. Dito minsan talaga nagkakameron ng failure, communication. Dito nagkakameron ng, hindi nagkakameron ng magandang feedback. Kasi nga, nagkakameron ng miscommunication. So sa atin, bilang isang mga guro, kailangan po natin gabayan, i-connect, or makipag-connection po tayo sa ating mga estudyante para po maiwasan yung misunderstanding, para po matugunan yung iisang layunin ng ating paaralan at para na rin po matugunan ang iisang layunin ng Department of Education. Alam ko naman po na talagang bilang isang mga guro ay alam niyo po yung tinutumbok ng aking ipinahahayag po sa inyo. Okay po? And then, take it easy. Kapag nararamdaman mong talagang bombarded ka na, take it easy. Inhale, exhale, o kaya ihag mo ang iyong sarili. Ikaw na lamang ang magpakalma sa sarili mo. Ano po, napakahirap ng ating dinadanas ngayon. Kailangan lamang talaga tayong maging positibo sa ating buhay. Sir, and meron pa kaya tayo dyan mga nagbigay ng kanilang magagandang insights pagdating dun sa skills na na-discover nila? Yes, ma'am. Actually, meron dito naman thoughts niya from Sir Kit Dafang. Mm-hmm. Napakahalaga po ang magandang pakikitungo sa bawat membro ng pamilya para magkaroon ng magandang insight po sa buhay. Lalong-lalo na sa panahon ngayon, pandemic, napakalaki talaga ng role ng family para po sa paglaki ng mga bata. Kailangan ipakita ang mga sa mga bata na tayo ay concerned. Opo. Kailangan nila maramdaman. Kahit po tayo ay malayo, kailangan din po nilang maramdaman yung ating pagmamahal, pag-aaruga sa ating mga estudyante. And take it easy nga, sabi ko. And then, we have to choose joy, we have to choose happiness. Huwag po tayong mag-choose ng sadness, ng emptiness. Kailangan full of joy, full of happiness, full of hope, full of trust and faith to our Almighty God. Kasi siya lang naman po talaga ang makakatulong sa atin. Wala na pong
iba. So I hope ito pong ating webinar na ito ngayong umaga, I hope po kayo ay nabigyan ko ng, kasi hindi naman po talaga ito bago. This is not new, ginagawa nyo na po ito, kailangan lamang po uli nating i-remind or ulit-ulitin para hindi tayo nakakalimot. Sabi nga, ang kamot sa taong nakakalimot ay palaging paalaala. So, sana po ito pong ating webinar na ito ay nabigyan ko sa ng justice. Nawa po ay meron po kayong natutunan sa umagang ito. At yung mga frequently asked questions nyo po tungkol sa digital certificate, kung papaano nyo po ito makukuha, ito po ang inyong gagawin sa inyong mga laptop. Just punta lang po kayo dito sa www.bit.ly.erutech-srg101 para po kayo makatanggap ng digital certificate. Sir Ed, meron ka pa po bang ibabahagi when it comes to digital certificates? Ayan ma'am, siguro basahin ko lang muna yung thoughts from Ma'am Vivian Carr. So, I appreciated how Erutech shifted to this kind of webinar, very timely and refreshing to mental health. Ayan. So I think kailangan natin ng mga ganito pang webinar. Opo. And by the way, ma'am, this yung nasa screen niyo po ngayon, yung bit.ly/erutech-srg101, yan po yung parang pinaka-exit form natin for this morning. Kindly put your email address and pangalan, full name na gusto nyo ilagay sa inyong e-certificate. And i-check nyo lang po yung mga boxes dyan according to your preferences or yung iyong sagot talaga, no? And then, ang e-certificate po natin will be, sa mga magsasagot ngayon, will be available 5 p.m. sa ating www.erutech.com/app. Okay? So, yung mga beyond 5 p.m. po, makakatanggap, every Friday po yon. Ayan po. So, ganun so, tomorrow. Po siya. Ay, tomorrow ba yun o this day? Hindi ko na alam ang araw. This day po kasi, every Friday, 5 p.m., pag-release tayo ng certificate dito sa webinar na to. So, siguro i-browse po natin ngayon. Ayan, let me, ayan, sige, type nyo po, sino na po nasa exit form ngayon? Ayan, and then, sagutan nyo lang po yan. Hindi po siya automatic, no? Ano lang po, puntahan nyo lang po yung URL na yan after nyo mag-submit ng inyong mga answer. Mamaya pong 5 p.m., makukuha nyo e-certificate. Ang gagawin nyo lang po, pupunta po kayo sa www.erutech.com/app. Puntahan nyo lang po yung e-certificate. Ilagay nyo lang yung ating code. Okay, ang ating code for this morning is yung SRG101. Ayan. Ayan po. Event code natin is SRG101. And then, i-type nyo po yung email address na ginamit niyo. Ayan. So, ganun lang po kadali. Yes. Don't worry, hindi po mahirap yung output. Napakadali lang po niyan. Yan po ay self-evaluation lamang po. Opo. Ayan. So, there is no right and wrong answer po dyan. And, so everyone na magpapag-fill up, nanood, nag-fill up, is makuha ng e-certificate. Yun nga lang po, this time, since na naka-Google form tayo, we choose na hindi to gawing automatic, na after right away, makakuha ka agad. So gagawin namin yan manually, and then i-release namin siya every Friday, 5 p.m., yung mga magsasagot po. So don't worry, yun sa mga low connection, 1 month naman, almost 1 month yung duration ng exit form. So, makakakuha po kayo, pwede po ninyong i-refer pa yung inyong mga teacher, student na panoorin nito. And then, after that, submit po kayong, mag-submit lang kayo or mag-fill out lang po kayo ng ating exit form para po makakuha ng e-certificate. So, ganun lang po kadali. Okay po. Okay, maraming salamat po Sir Ed, and I want to end my presentation this morning by this Bible quotation. I will instruct you and teach you in the way you should go. So isa pa po dito mula sa Proverbs 22 verse 6, sabi dito, train up the child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it.
So marami pong salamat sa inyong lahat sa pakikiisa, sa pakikinig at sa inyong pasensya. Nawa po kayo ay may napulot na kahit kaunting aral mula dito po sa ating webinar. Marami pong salamat and God bless you all po. Bye-bye! So ma'am, may mga last message pa po ba tayo? Last message, before we end. Ayun lang, para sa akin, kailangan lang maging positibo tayo palagi sa ating buhay. Huwag po nating i-entertain yung mga negativity, lalo na po yung mga taong negative, ang pag-iisip, huwag po nating i-entertain yan. Palagi lamang po tayong mag-focus sa positive. Huwag tayong lilingon sa kaliwa, sa kanan, sa unahan, sa likod. Focus lamang po tayo. At muli po, marami pong salamat, maraming salamat sa inyo, Eryote, dahil nabigyan niyo po ako ng pagkakataon para makapagbahagi sa ating viewers ng ganitong pagpupulong. Maraming salamat. Siguro ma'am, ako rin ang maiwan ko dyan is take it easy for those na hindi po ganun pa makapag-cope up sa technology. So marami tayong webinar na pwedeng panoorin dito sa YouTube at sa Facebook. Para po matulungan kayo, pwede niyo po yung i-replay-replay kasi unlimited replay po yan. Yan po. And ang kakagandahan po sa atin is yung mga due date is talagang mahaba. Yung minsan nga, in-open na namin, wala nang due date. Para talaga maka-catch up yung iba na bago pa lang sa ating channel. So, take it easy kapag ka hindi makuha or magets yung technology. Just kindly search or pahinga muna, ganun, pahinga, and then later, tsaan nyo siya balikan pag fresh na yung mind ninyo para matutunan nyo yung mga technology na gusto ninyong i-impart or integrate sa inyong mga classroom. Ayan po. Yes. So, maraming salamat po sa mga viewers natin on behalf of Eryotech. Sir Ed po ay nagpapasalamat sa mga viewers natin. Ayan, na talaga namang hanggang sa uli, no, na nakikinig pa rin at nagpa-participate actively yung mga viewers natin. So, nakakatuwa. Bigyan nyo naman kami ng isang bagsak na like reaction or heart reaction dyan sa mga Facebook. Or marami mga pa tayong viewers. Po, heart emoticon po sa mga YouTube naman natin. No? Comment nyo lang. Dito sa Facebook, siguro, click nyo lang yung heart reaction. Ayan, para makita namin na if feedback din na rin na parang na-appreciate niyo itong webinar na to. Ayan po. So maraming salamat po. Ayan. So napaganda nung iniwan na quotes ni ma'am sa atin, no? I will instruct you and teach you in the way you should go. Ayan. Palms 3-2-8. Ayan. So, ayan ma'am, ang daming mga heart na ako nakikita. So they appreciate this. Marami pong salamat. Ayan po. For those na mga e-certificate, no, after nyong mag- fill up nung form, mamaya pong 5 PM, magiging available siya dun sa Eryotech app natin. Paano po kunin? Puntahan po yung www.eryotech.com/app. Puntahan lang po yung menu na e-certificate. I-type nyo lang po yung ating code na SRG101. Ano po? Ayan. SRG101 and then yung email address na inyong tonight doon sa exit form. Ayan. So marami na rin ako mga emoticons na nakikita ma'am na heart sa YouTube. Thank you. Ayan po. Ayan. So ito po yung link. Ito yung exit form. SRG, ayan, Eryotech-SRG101 kasi po ang event code natin is SRG101. So kapag magki-claim na po kayo ng e-certificate, ito type nyo lang doon sa ating this one. Siguro pakita ko dito sa YouTube. www.eryotech.com/app. Ano po? Ayan. And then, mamaya pa pong 5 PM, ha? Puntaan lang yung e-certificate menu. And then, itatype nyo lang po dito yung SRG101. SRG101. And then, yung email ninyo. Mamaya pong 5 PM, no? I-release namin mga e-certificate nito. So, since na Google form po ito, hindi siya manually, since na meron na tayong platform, hindi siya automatic. So, later, dito nyo pa rin po siya i-claim. Ayan po. So, ganun lang po. Kadali. Ano po? So, after this one, mag-put ng inyong entry, 5 PM, hintayin, and then punta po dito sa platform na to, type yung SRG101, and then your email.
click lang yung button na claim with Pride. Ayan po. So, ganun lang po siya. Ayan. Sige po, maraming salamat po for now. We would like to say goodbye for now. At see you sa mga susunod na or upcoming pang webinar. To be honest, Ma'am Michelle, meron pa tayong webinar tomorrow. Sana magkita-kita tayo doon kasi this is a partnership with Creative Nation Academy. Si Sir Roland, tuturuan tayo para paano ba tayo makakakuha ng Adobe certification, no? So, how to be Adobe Creative Educator. So, magkakaroon tayo ng international badge doon. So, tuturuan niya tayo. Ayan. So, maraming salamat. See you tomorrow. Ayan po, 9 a.m. to 12 p.m. po yun. Ayan. Thank you. Okay. Bye-bye po. Bye-bye. Bye. Thank you.